Hi guys! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, ay papakita ko sa inyo guys yung mga gamit ni baby na dadalhin ko sa hospital. Then magbibigay na rin ako ng ilang tips kung ano-ano yung mga pwede natin at dapat nating dalhin na damit or gamit ni baby. So ayun, ito yung baby bag na dadalhin ko sa hospital. Ito na yung binili kong baby bag, knapsack siya, marami siyang pwedeng mailagay sa loob. So ayun guys, mag-start na tayo kung ano-ano ba talaga yung mga dadalhin kong gamit ni baby sa hospital. So start tayo sa toiletries ni baby. Ayan. Una is cotton balls. Ayan. Itong cotton balls na to, importante to guys, kasi ito yung pangpupunas pag nag-poop si baby or papalitan mo siya ng diaper. I-ano mo lang siya, medyo ididip mo lang siya sa tubig or maligam-gam na tubig para ito yung pampunas. Kasi sa akin, ayoko nung wipes. Parang masyado pang sensitive yung skin ni baby. Kaya ito sigurong gagamitin namin. And then next, ayan. So, eto, nilagay ko na siya sa isang, actually, bibili pa sana ako ng etong, ano ba ito, Ziploc. Kaso nga lang, hindi na kami nakabili, gawa ng may lockdown. So, kung ano na lang yun nandito sa bahay, yun na lang yung gagamitin ko. Kaya hindi siya gaanong fit yung mga toiletries ni baby. And then, ang laman na itong toiletries na to, itong Ziploc na to, alcohol. Siyempre, kailangan talaga itong alcohol na to. Bukod sa may alcohol si baby na dala ako, may dala rin ako para sa aming mag-asawa. Lalo na ngayon, kailangan talaga ng alcohol. Then, nagdala ko ng lalagyan na malit lang, pang spray, para hindi gaanong ma-access sa alcohol. May dala rin akong body wash ni baby. Ayan. Shampoo and ano to? Body and shampoo. Body wash and shampoo siya. Kasi liliguan si baby doon. Ito na yung gagamitin niya. Next, eto, cotton buds. Balit lang din nalang ako. Hindi naman kasi para may magamit lang si baby. Kailangan din to cotton buds na to. Kasi panglinis sa tenga ni baby sa ilong. Ayan. Basta madaming pwede paggamitan nito. And then, nagdala na rin ako ng baby wipes. Kasi kailangan din ito. Bukod sa kailangan ni baby, minsan, pag nasa hospital ka, may natapon or kailangan mong punasan. So, wipes na lang para mas mabilis. Nagdala ako ng maliit na petroleum jelly, tsaka maliit na baby oil. Maliit na lang din nala ko kasi hindi niya naman magagamit to doon na matagal or kung gamitin niya siguro once or twice lang. Yung mga malalaking binili kong ganto, iniwan ko na sa bahay para hindi na lang din mabigat pag bit pa namin yung mga malalaki. Kasi sa first baby ko, ang binili ko malalaking baby oil, malaking ganto. May dala-dala pa nga akong pulbo dati. Eh, hindi naman pala advisable na pinupulbuhan yung mga baby. And then next, nagdala ko ng tuwalya. Tuwalya, ano siya? Pang baby rin siya. Sabi nga nila, bakit daw color blue, hindi na lang daw puti or yung light ang color. Kasi ayun daw talaga yung mga pang baby. Eh, wala lang. Gusto ko lang talaga na color blue siya. Itong tuwalya na to, pang baby din naman talaga to. Ano siya? Absorbent to, tsaka manipis lang, hindi siya gaano maano sa space, hindi siya maksaya sa space. Nagdala ko ng tuwalya niya, kasi niliguan niyan si baby doon sa hospital. Si Aya ba? Parang twice niliguan si Aya sa hospital. So, ito na yung tuwalya niya. Then, next, nagdala ako ng, ito, yung, ano siya? Ano bang tawag dito? Para siyang pangsapin. Ayan. Actually, kay Aya pa to. Bili to ng hipag ko kay Aya. Ito na yung pinakapangsasapin ko sa yung sa higaan ng baby para hindi na yung paranela. Ito na lang. Ito manipis siya, medyo manipis, pero mainit to guys sa katawan.
Ayun, di ba lamigin pa naman ang baby pagka panganak? So, ito yung isasapin ko. Kay Aya to, pero hindi naman gaanong gamit. Tsaka, maganda pa naman. Kaya ito na lang gagamitin ko para tipid na rin. And then, ito. Ayan. Guys, yung mga gamit ni baby, nilagay ko sa isang ganito. Sa tig-iisang ziplock. Halimbawa ito, nilagyan ko na rin ng label, Baby Dalope, day 4, ito day 4. So, ibig sabihin, if ever na magtagal kami doon ng hanggang 4 days, ito yung gagamitin yan. Nilagay ko na siya sa ganito para hindi na mahirapan yung asawa ko. Alam niyo naman, mga asawa niyo, pag may mga gantong eksena, mas taranta pa yan kaysa sa inyo. Pag yan hindi niya nilagay sa isang ganto, kung ano-ano na lang ang dudukutin yan, baka ang makuha niyan, kulang ng mittens, kulang ng media, so eto na lang. So, yung asawa ko, sasabihan ko na, eto na lang yung iabot niya sa nurse, if ever napalitan si baby. So, eto, day 4, bali 6 ang dala ko yata ng ganto, 6 or 4, hindi pa sure. Eto naman yung pang day 1 niya. Ito yung sabit ko sa asawa ko na CS kasi ako eh. Once na hiningan siya ng masusot ni baby, pagka nasa operating room na ako, ito yung ibibigay niya day 1. May label na siya dyan para hindi na siya mahirapan. Tsaka baka mataranta pa siya kung saan niya kukunin o kung anong kukunin niya. Then, pagkatapos niyang mabigay ito, bibilinan ko siya na if ever na inaantay niya na lang ako dun sa kwarto namin sa hospital, ilagay niya na sa cabinet to, tanggalin niya dito sa baby bag, ilagay niya sa cabinet para if ever na humingi ulit yung nurse or yung doctor ng masusot ni baby, andito na lahat, mabibigay niya na hindi niya nabubuklatin or hindi na siya mahihirapan sa bag, mabilis niya na lang makukuha. So, ang naman nito guys, ng ziplock na to is, nilagyan ko siya ng, ayan, eto, lampin or burping towel para pamunas kay baby. Nilagyan ko rin siya ng, ayan, ay! Ba to? Nilagyan ko siya ng pranela, ayan. Ayan siya. Ayan, nilagyan ko siya ng pranela. Tapos yung pranela, kung yung may pang ano, para siyang pambigis. Para hindi siya, if ever na binalot mo siya, hindi matatanggal yung pagkakabalot sa kanya. Naglagay din ako ng isang diaper para hindi na siya magbuklat. Hindi niya nabuklatin yung dala-dala naming extrang diaper. Meron siyang bonnet. Meron din siyang booties and mittens. Ayan, terno-terno siya. Then ayan, eto. Pajama. Tsaka naglagay ako ng tie side na sleeveless. Sleeveless na tie side. Tsaka tie side na long sleeve. Ayan. Naisip ko kasi pagkalabas ni baby, lamigin pa kasi yan. Kaya di nagdala ko ng doble. Nasa doktor na lang yun kung isusot niya yun or hindi. Then nagdala ko ng ganito, swaddle. Ayan. Nagdala ko ng swaddle. Kasi ito, para sabi nga nila, pag nakaswaddle yung baby or pranela na ganito, ano pa siya, parang nasa loob pa rin siya ng chan ni baby. Naalala ko kasi dati sa Aya, yung panganay ko, first 24 hours pala yung baby, laging tulog, hindi siya kumikibo or wala. Nag-alala ako, tinanong ko yung doktor, "Dok, may problema po ba yung anak ko? Bakit ganun? Hindi po siya umiiyak." Tapos parang tulog lang siya. Ang sabi sa akin ng pedya niya, "Mami, ganun po talaga. First 24 hours ni baby,
hindi pa yan talaga iyakin, hindi pa lagi pa yan tulog. Antayin mo sa sunod na araw. Ayun na nga, so inantay-antay ko kasi nag-worry ako, bakit di umiiyak, bakit ganun? Samantalang yung sa probinsya, naririnig ko, umiiyak-iyak na agad talaga, nagwawala. Yun pala, sa pangalawang araw. Dumating yung pangalawang araw, aba, wala kaming tulog sa sobrang iyak. Hindi namin alam kung paano namin papatahanin. Hindi namin alam ang gagawin kasi sobrang iyak siya ng iyak talaga. Tapos, dalawa lang kami ng asawa ko nung sa hospital. Yung paranela niya, walang bigkis pa yun, yung bili ko. Yung parang lampin na malalaki lang. Nagkanda, tanggal-tanggal na kasi natataranta yung asawa ko. Hindi niya alam kung may kabag daw ba or nagugutom pa. Tapos, ako naman, hindi ko rin makarga kasi CS ako. Sobrang iniinda ko pa yung sakit. Tapos, ang ginawa ko na lang, nung time na yun pala, wala pa rin akong gatas. So, hindi ko siya mapadede kasi hindi pa lumalabas yung gatas ko. So, ayun na nga, hindi namin mapatahan si baby. Day 2 niya nun, pangalawang araw niya. Ang ginawa nung asawa ko, kasi, ayun nga, since hindi pa pwedeng dumedi sa akin si baby, kasi wala pa lumalabas na dede sa boobs ko nun, bawal din ang feeding bottle doon. Ang ginagawa namin, may binigay silang parang maliit na ganyan, parang maliit na baso. Baso ba yun? Or parang, alam niyo ba yung gamot? Di ba may mga paracetamol na ganun? May ganun na ano, na ganun kaliit. Tapos, tinitimplan siya ng formula milk. Ayun yung ipinapa-dede mo kay baby. Para lang siya umiinom. Para siya umiinom sa baso, ganun. Kasi, hindi daw pwede ang feeding bottle. Baka kasi masanay si baby. So, talagang kailangan pa susuhin mo siya. Wala pa naman lumalabas sa akin. Parang may lumabas sa akin gatas pangatlong araw. So, ayun nga. Sa sobrang na-stress kami nung una na hindi umiiyak kung bakit. Nung pangalawang araw na-stress kami, dun na nag-start yung talagang sleepless night namin. At sobrang iyakin talaga ni Aya nung baby siya. Then, ayun guys, advice ko na rin sa inyo, sa mga new moms, sa new dads, huwag na kayong magdala ng feeding bottle kasi hindi nyo rin yan magagamit. Hindi nyo rin pwedeng ipagpilitan sa doktor or doon nagagamitin yan. Pagagalitan lang kayo ng doktor. Kasi ako tinanong ko, Dok, pwede po ba may dala akong feeding bottle? Kawawa naman si baby. Mami, hindi nga po pwede yan dito sa ospital. Kaya ang ginawa namin, sinunda lang namin kung ano yung sinabi ng doktor. Nagtumpla kami ng formula milk sa ganun to. Basta maliit lang siya na parang ganto ba? Na clear siya. Doon na lang tinitimpla yung gatas ni baby. Tinuruan naman kami ng doktor, ng nurse kung paano. And then next, ayun guys, nagdala rin pala ako ng bukod sa mga nakaganto, pangdamit ni baby hanggang day 4 ang dinala ko. And then nagdala ako ng mga extra. Ayan. Nagdala ako ng extrang pranela, tatlong extrang pranela. Nagdala ako ng apat na burping towel. Tapos nagdala rin ako ng extrang dalawang pares ng pajama at tie sides. Tigdalawang bonnet, tigdalawang mittens, tsaka medyas ni baby. In case lang na magtagal kami sa hospital. Kasi kay Aya, 3 days kami doon eh. So pagkakaalala ko, 3 days kami sa hospital. Pag CS, 3 days lang. Then, eto, bawat isa nilagyan ko na lang ng diaper para hindi na maghanap yung asawa ko kung saan niya ba kukunin yung diaper or kung ano pa yung mga dadalhin niya. Eto yung mga dinala kong extra, guys. Nilagay ko rin siya sa isang ziplock. Lalagyan ko na lang din ng label dito para alam niya kung saan niya kukunin at saan niya ibabalik if ever na naliguan si baby. Ibabalik niya lang din sa kung saan niya kinuha para hindi halo-halo at hindi makalat. Plano ko sana magdala ng breast pump pero hindi na ako magdadala kasi first day, second day, ewan ko guys ha, kung depende yun sa mommy. Wala pa namang ganung gatas, hindi mo pa naman siya kailangan ipump. So, sa mga balak magdala ng breast pump, big no-no na lang muna. Then, ayan, nagdala pa ulit ako ng dalawang extrang pangsapin sa higaan ni baby. Bali kay Aya din to. Gawa to ng biyanan ko, guys. Ayan.
gawa ito ng mother-in-law ko. Parang bumili na lang siya ng tela, tapos tinahi-tahi niya sa gilid. Ayan. Dadalhin ko na lang to. Ito yung extra kong pangsapin sa higaan ni baby. Kasi baka matuluan ng gatas or madumihan para may pampalit siya. And then, nagdala rin ako ng extra diaper. So, eto, 40 pieces siya. Kasi naalala ko, nung kay Aya, naalala ko guys, ang dinala kong diaper, bawat ano lang, nagdala ko ng ziplock na ganito, bawat isa, nilagyan ko tag-iisang diaper. Yun pala ang baby, pagkapanganak, every 2 hours, nagpo-poops. So, ibig sabihin, ilang beses siyang nagpapalit, wala akong dalang extra diaper. So, pinabili ko na lang yung asawa ko doon. Pinabili ko na lang sa drugstore doon. Ang ano kasi, ang pangit doon, yung nabili naming diaper, okay siya sa Pampers, hindi siya na rashes. Pero yung pinabili ko siya ng extra diaper sa drugstore, hindi ko alam kung ano, hindi ko maatandaan kung ano yung nabili niya. Nagka-rashes siya. Parang 3 days old pa lang si Aya, may rashes na siya dahil sa diaper. So, ang ginawa namin, pagbalik, nilagyan namin ng cream. Nung gumaling, ano, habang hindi pa gumagaling yung rashes niya, hindi ko siya dinadiaperan. So, ano lang, diaper cloth lang. Then, ayun, hindi ko na siya pinagamit ng diaper na yun. Binalik ko ulit siya sa pamper. So, simula noon hanggang ngayon, hindi siya nagka-rashes. So, siguro, kasi nga, ang baby, iba-iba rin naman yung skin type natin. So, ayun nga, siguro nahiyang siya dito. Then, in-assume ko na rin na baka yung next baby ko hiyang dito. Pero, maliit lang yung binili ko kasi baka hindi siya hiyang dito. Para hindi naman sayang. Or wala rin naman kasi ako kailangang mga newborn na pagbibigyan nito. If ever na bumili ako ng malaki, eh masayang naman pag nagka-rashes siya. So ayan, kailangan magdala kayo ng extra diaper, pranela. Then, ayan guys, advice ko na rin sa mga first time dad and first time mom, lalo na sa, diba excited kayo, huwag na kayong magbibili ng masyadong mahal na mga baby dress or mga gamit ni baby kasi isa dalawang buwan, malaki na yan si baby, hindi na yan kakasya. Kumbaga, sayang lang din. Bilihan niyo na lang siya ng madami or kung gusto niyo talaga ng mga pang OOTD, paglampas 1-year-old na kasi ayun na, medyo hindi na siya ganun kabilis lumaki. Hindi tulad ng baby. Pagkapanganak mo, 2 weeks, 3 weeks, malaki na yan. Akala mo, parang 3 months na siya. So, yung mga binili mo maliliit, hindi na magagamit. So, sayang lang din. Or, hindi naman siya masasayang kung may pagbibigyan ka or gagamitin mo pa sa next baby mo. Pero, syempre, sa panahon ngayon, lalo na ngayon na nagkaka-crisis, maging practical tayo, lalong-lalo na sa mga ganyang bagay. Hindi dahil sa hindi mo binili si baby ng mga magaganda or ng madami, hindi mo siya mahal. Parang, inaano mo lang talaga dapat na hindi mo dapat bilhin yon, hindi mo siya bilhin dapat ng madami kasi makakalakihan niya naman din yan. Pero nasa sa inyo yun guys, kung gusto niyo ibili siya, walang problema doon. Basta advice ko lang, based on my experience, kasi sa Aya, first baby ko yan, ang tagal namin inantay yan. So nung dumating yan, halos lahat ng magaganda, halos lahat, basta kaya ng budget at ng pera, ibibili ko kahit yung tipong para sa akin, para sa aming asawa na napambudget, ibinibili ko para sa kanya kasi parang ang tagal ko inintay tong baby na to, ang tagal ko to, pero andito na kaya bibilhin ko siya. Then na-realize ko na lang, hindi naman pala dapat bilhan ng madaming gamit or ng madaming damit si baby kasi mabilis na lang lumaki. So ayun guys, ang isa pa na huwag niyong kalilimutan dalhin ay yung mga records niyo simula nung nagpa-check up kayo, simula nung in-ultrasound kayo, anomaly scan, ganyan. Ako kasi yung laman neto, nilagay ko na siya sa iisang lalagyan. Andito lahat ng records ko simula nung mga nagpa-test ako sa mga laboratory, andito yung ultrasound ko, pinakaunang ultrasound ko, andito yung anomaly scan ko, andito rin yung sa mga blood type, yung sa blood sugar ko, kasi ayun nga, diabetic ako ngayon, buntis ako. Andito lahat ng record, pati yung marriage contract namin, kasi hahanapin yun para sa birth certificate ni baby. Naglagay na rin ako ng ball pen. Actually ako yung klase ng tao na basta umaalis ng bahay, lagi-lagi ako may dalang ball pen. Kasi minsan, nagkaka
taon na kailangan mo ng ball pen. Pero ngayon, talaga kailangan mo kasi mag-fill up ka. So, ayun, nilagay ko na yung ball pen dito. Then, isa pang tip, guys. Once na nag-fill up na si Daddy, kung hindi kayo mag-fill up, o kung sino yung mag-fill up sa inyo para sa birth certificate ni baby, double check niya na, guys, para hindi na magka-problema if ever na ma-register siya sa NSO or PSA. Kasi kalimitan ngayon, guys, nagkaka-problema ang pangalan ng baby dahil nagkamali si baby, daddy or si mommy ng spelling, nagkamali ng lagay ng pangalan ng magulang, nagkamali ng spelling. So, ayun, before niyo siya ipasa or ibigay ulit sa kung sino man yung magpa-process, double check nyo na lang, guys. So, ayun, guys, sana may natutunan kayo sa video ko kahit papano. So, then ayun, guys, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, click subscribe and notification bell para if ever na mag-upload ako ng mga bagong videos, ma-notify kayo. So, thank you for watching.